Magandang araw po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin sa banal na misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Misang pasasalamat para sa kaarawan ni Lia Abuel. Thanksgiving Mass of Dominic and Esther Bunyi. Thanksgiving Mass of Sister Emma Absin. Thanksgiving Mass of Sister Mila Afuran. For fast recovery of Isabel Balangu. At para po sa kaluluwa ng mga sumusunod, Victorina Pagalanan, Mar Aguinaldo, Alaysa Cleotilda Hitosis, Cleotilda Hitosis, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po yung mga walang nakakaalala. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito sa inyong mismong mga tahanan upang ang inyong mga anak ay maging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, tayo'y naririto ngayon upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang nagpapabanal sa atin at sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Sama-sama nating papurihan ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ating sambitin, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, kinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukdok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalo sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng iyong anak. Kaming pinalalakas ng espiritu ng iyong pagkukop ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahing ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya
ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa utosan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasa saat sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautosan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa panin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan, sapagkat ang pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautosan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautosan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tumutos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautosan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pinagpalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaating ang Espiritong ipinako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Pangako ng Poon, pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ng gawa ng Diyos, pinananabikan lahat ng lingkod. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti, mahabaging lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana. Pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibinigay niya lupa ng dayuhan. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay itinampok. Sa Kanya tayo'y dumulog. Kasamaan ay natapos. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nabigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba naman na siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sino na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo? Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas,
Sasamsamin ito ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa taong isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po ay sinasagawa natin ang ating ritual mass ng pagdiriwang ng banal na misa at kasabay po nitong sakramento ng binyag, na kung saan ay dito po sa inyong mga mismong tahanan natin isasagawa ang pagbibinyag, sapagkat hindi pa rin po maaaring lumabas ang mga sanggol na ito at gayon din yung mga seniors ano po, na hindi pa pwedeng lumabas at makapunta sa ating parokya. Kaya po isinasagawa natin itong ating ritual mass or street mass. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, marahil napakalinaw kung paanong ang mga taong ito ay inaakusahan ng ating Panginoong Jesus na sinasabing nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Belzebub. Pero naroon ipinakita sa atin at pinatunayan ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang paggawa ng himalang ito ng pagpapalayas ng mga demonyo, ito'y sa pamagitan ng daliri o kamay ng ating Panginoon. Kapag binabanggit po sa Biblia ang finger of God, ito'y nangangahulugan ng sinasabing kapangyarihan ng Diyos. At malinaw na doon sa katanungan ni Jesus, papaano kung siya'y nagpapalayas nga na mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Belzebul, ay di ibig sabihin, hindi maaari na maghari yung kasamaan, kundi ito'y mahati at mawawasa. Pero sa katunayan, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, isa dyan nagpapalayas ng mga demonyo mula sa kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Diyos mismo. Na marahil, mga kapatid, sa ating buhay, kung titingnan natin sinasabi ni San Agustin, ang bawat isa daw sa ating mga puso, ay mayroong nakalaang espasyo na kung saan ito ay reserved or natatangi lamang para sa ating Panginoon upang siya'y manahan. Ngayon, kung sinasabi dito, ang demonyo ay maaaring manahan sa isang lugar o kahit pa sa ating kalooban kapag hinayaan natin na ang kasamaan ay manahan sa ating buhay. Dalawa lang naman ito, mga kapatid. Either tayo ay sa kabutihan o sa kasamaan, sa Diyos o sa demonyo. Walang in-between, walang neutral, kundi ang ating kalayaan ay tunay at totoo na ito'y dapat angkop doon sa kabutihan, doon para sa ating Panginoon. Natatandaan ko, nung ako ay seminarista pa, naroon isang hating gabi, mayroong doorbell ng doorbell doon sa kumbento na kung saan ako ay naka-assign at naghahanap ng pari. No? Kaya nga naroon, noong ako ay ginigising nung cook, nung kumbento ng aming pari, brother, gising daw, meron daw sinasapian. Sabi ko, huwag akong gisingin mo, si Father. Ginising si Father. At ako'y bumalik sa pagtulog, ginising si Father. At nung papalis sa si Father, inagigising ulit ako, brother, sasama ka daw. Eh, Father. At alam niyo ho, habang kami ay nasa biyahe, kami ho ay, imagine nyo, this oras ng gabi, kami nasa biyahe papunta doon sa sinasabing sinasapian ng demonyo. Nakakita na ba kayo ng sinasapian? Tingnan mo nga yung katabi mo. At naroon, alam niyo ho, habang kami nasa sasakyan, kami dasal ng dasal. Sabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, sana pagdating namin doon ay wala na sapi yung bata. Pero inabutan namin, alam niyo ho, yung isang dalagita, halos
apat o limang lalaki yung may hawak na nagpupumiglas, hindi kaya ng limang lalaking iyon na may hawak sa kanya. At yung magulang ay talagang iyak ng iyak, yung mata ng bata nanlilisik. At totoo, marahil mga kapatid, na itong binabanggit na demonyo sa masapi ay totoo, sapagkat mas natutuwa pala ang demonyo kapag hindi napapansin o nakikilala yung kanilang pag-iral. Na minsan sa pag-aakala natin sa ating buhay, nalilihis na tayo ng landas, na kakalimutan na natin, na akala natin ay mabuti, yung pala ay masama na yung ating ginagawa, kahit mayroon tayong intention na akala natin ay nasa katotohanan at mabuti. Pero alam niyo ho, pagdating namin doon, unti-unti nung kami nagdarasal na, ay humupa naman yung bata. Ano. At laking pasasalamat namin na siguro nga, kung sinasapian nga yung batang iyon, ay napakahalaga pa rin ng pananalangin. Pero alam niyo ho, kahit papili lamang yung sinasabing mga pari na pwedeng mag-exercise or magpaalayas o magpaalis ng mga ganong masasamang espiritu na sumasapi, doon ko nakita na totoo, napaka makapangyarihan ng panalangin, lalo tigit ang banal na Santo Rosario, sapagkat naroon sa tulong ng ating mahal na ina sa kanyang panalangin at paggabay, ito'y lalapit niya sa ating mahal na anak na ating Panginoong Jesus, lalo tigit ngayong buwan ng Oktubre. Sana po ay patuloy tayong magdebosyon ng manalangin ng banal na Santo Rosario upang tayo lalong mapalapit sa Diyos at tayo ay huwag ring masapian. Ano? Hindi lamang yung masamang espiritu, kundi yung mga sumasapi na masamang pag-uugali. Ano? Sapagkat sa isang tunay na Kristiyano, walang puwang ang paggawa ng kasamaan, ang panlalamang at lalitigit ang pangchichismis sa kanyang kapwa. Sapagkat mga kapatid, pinakita sa atin ng Diyos sa kamay ng kapangyarihan ng Diyos, walang may tutumbas ang kasamaan. Dalawa lamang yan, sa kabutihan o sa kasamaan. Nawa mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lagi nating piliin kung ano ang mas mabuti, ang ating ikababanal at lalo tigit ang kalugod-lugod para sa Diyos. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang sakramento ng binyag. Bilang mga magulang na mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo mga magulang na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong mga inaanak sa pananampalataya? Opo. Ngayon ay ating itatakwil ang ating mga kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pangaakit? Opo, itinatakwil namin. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Makasindihan po ang mga kandila. Tayo
tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. So ano pong sinisimbolo nitong mga kandilang may sindi na ito? Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tatanggapin ng mga bagong binyag. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang mga tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay, ikaw ang binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at
at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ano naman ang sinisimbolo nitong mga damit pambinyag? Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin, dumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at naka-apekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga alaga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masumpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Santiago Apostol. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Roque. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Puri-puri ako, may kapal ngayon at kailan pa. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang po, may kapal ngayon at kailan pa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. At ang ginawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapatubangan at sa buong sambayan ng mga
Ama naming dumikha, ang mga pinagindapat mong makawangis ng iyong anak ay aming idinadalangin makaisa sa iyong kinalulugdang haing tinanggap mo bilang alay ng sambayanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nababalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng tanong. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco
naming Santo Papa at ni Benaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Mark Jacob at Maria Shania na mga bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag, upang kanilang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, susundin ang loob mo, sa iyong kapatid sa amin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Pagkawarin mo kami sa aming masala, para nang pagkatawag namin sa nakakasala sa amin. Dapat mo kami ipaitulot sa kusot na iyong kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Pamalaming mapagmahal kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawang ganap sa kaniyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon na may pagpalain kayong lahat at ang iyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglay ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat.